Natagpuan sa San Antonio, Zambales, ang bangkay ng hindi pa nakikilalang lalaki na hinihinalang biktima ng summary execution. Yan at iba pang balita sa Luzon, hatid ni Michael Sison. Nakatali ang kamay, may busal ang bibig at may mga tama ng bala sa ulo at dibdib. Ganyan nadatnan ng mga otoridad ang halos hubad na bangkay ng isang lalaking hinihinalang biktima ng summary execution sa bayan ng San Antonio, Zambales. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang residente tungkol sa bangkay. Nasa mahigit 5 talampakan daw ang taas ng biktima at tinatayang nasa edad 40 hanggang 45 taong gulang. Dalawang basyon ng bala ng 9mm caliber pistol ang natagpuan sa lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng San Antonio Police sa kalapitbayan para alamin ang pagkakakilala ng biktima. Nasa isang punerarya sa bayan ang labi ng lalaki. Inireklamo ng mga residente ng isang exclusive subdivision ang nakasusuka raw na amoy mula sa kalapit na babuyan sa Barangay Concepcion sa Naga City, Camarines Sur. Base sa inspeksyon ng Naga City Health Office, ang katabing monasteryo ang may-ari ng babuyan. May inaalagaan silang 4 na inahing baboy at 18 biik. Mapapansin daw sa loob nito ang maruruming kulungan. At ang mga dumi ng baboy, ipinadadaloy sa kanal malapit sa pader ng subdivision. Pinaalis na ng health office sa monasteryo ang mga baboy sa loob ng 5 araw. Nangako naman ang monasteryo na susundin ang utos ng health office. Mahigit 30,000 pisong halaga ng mga gamit at pera ang nanakaw sa isang guro sa Lawakan Elementary School sa Baguio City. Ayon sa pulisya, kinandado raw ng biktimang si June Joanne Sanchez Suliba ang pinto ng kanilang silid-aralan para dumalo sa flag ceremony sa covered court ng paaralan. Pero pagbalik nila, sira na ang padlock at wala na ang cellphone ng guro, pati ang kanyang wallet na naglalaman ng mga ID card at cash. Patuloy na inaimbestigahan ang insidente. Yan ang mga balita sa Luzon. Michael Sison reporting.